A blessed day mga kaibigan. Ako po si Tech Shider. At welcome po sa aking YouTube channel. Narito po ako muli para ibahagi ang latest live broadcast ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurajak. Ito po ang pag-interview sa ating beloved Mapilindo 2023 Secretariat na si Dato Odilon Puga. Sa pag-anunsyo ng official website para sa mga nagnanais magkaroon ng sovereign identity card at ibang concerning dito. Ipinaliwanag ng ating secretariat ang mga prosesong dapat gawin para sa mga bagong magpapamember. Akin pong inilink ang website at ang original video po na ito sa video description. Ang video po na ito ay pagmamainari ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurajak at Princess Putria Meriam Aljam. All credit po sa ating mga Royal Highness. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi buong bansang Pilipinas, Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei at sa buong mundo. Magandang gabi sa ating magiting na secretariat officer natin, si Dato Odilon Puga. Dato, magandang gabi sa iyo. Ako po, si Queen Helen Abdurajak Elizabeth III, October 15, 2023. Ang ating pinakabuod ng broadcast na ito is tungkol sa bagong SIC, Sovereign Identity Card, sa kaniyang revalidation application na sistema. So, ito ay naka-assign sa Mapilindo. Kaya, sana po pakinggan natin ang ating secretary at ang ating emisaryo para maayos ang buong kapuluan ng ating Mapilindo countries. Magandang gabi rin kay Dato Doc Tiagi ng Malaysia, Secretariat ng Mapilindo, at sampu na rin kay Dato Remy ng Sandakan North Borneo. Magandang gabi sa inyo lahat na dumating at nag-abang. Nandiyan kayo, Mama Mia, lahat kayo ngayon kailangan naka-abang sa sasabihin ng ating Secretary Dato Puga. Mga lolo, welcome! Nandiyan kayo nakikinig, nandiyan kayo nagmamasid. Ito ang araw na itinakda para sa katotohanan. Marami po tayong mga kailanganin ngayon. Kaya alam ko, Dato Puga, welcome, welcome! Magandang gabi po, Mahal na Reyna, at sa lahat ng iyong mga teleskoy-bay, lahat ng ating mga kasamahan, magandang gabi po sa inyong lahat. At nawa itong gabi na to ay makapagbigay daan para sa lahat ng katanungan regarding dito sa revalidation ng SIC. Ito ay in continuation doon sa nauna nating inirelease na circular number 2 noong September 16, 2023 para sa revalidation ng lahat ng opisyales at yung MCOG LSE, so lahat ng ating mga kasamahan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Dato Puga, sa ating misyon, alam ko na ito na yung pinakasukdulan na pamamaraan, ang sistema kung paano natin maabot ang pinakaliblib na lugar sa pamamagitan ng ating broadcast ngayon sa Trimedia, para bigyan ng linaw yung mga kasama natin kung saan ibibigay ang mga application form. Ilo-launch na ba natin yung ating system, yung ating website? Opo, Mahal na rin na. Nasimulan na natin ang ating www.
mapilindo23.com na website ng Mapilindo 2023. At sa kasalukuyan, naandun na ang mga importanteng dokumento para dito sa application ng new SIC. Nandun ang mga guidelines kung anong email ang gagamitin, anong files ang gagamitin, at sa kasalukuyan ay wala pa pa doon yung patungkol doon sa pag-update ng existing SIC holders. So yan po yung nakatanungan kung ano yung gagawin ng mga existing holders. So ipinapaabot ko po na ang mga kasalukuyan na ipoprocess lang ay yung mga new SIC applications. Sapagkat marami pa pong nabintin simula po nung umalis po tayo, lalo na po sa inyo, from Philippines to Malaysia, marami pong nagtatanong kung ano na ang nangyari doon sa kanilang mga application. So humihingi po kami ng paumanhin sapagkat noong Sabado ng gabi lang, napubahan ng mahal na hari at mahal na rina ang bagong layout ng bagong SIC. Sapagkat may mga itinagdag doon katulad ng Federal Republic of the Philippine Islands na ilagay na po doon sa bagong SIC. Ito yung binago na isa doon sa kumpara doon sa luma. Okay. Maliban doon ay nagkaroon po tayo ng mga additional na security measures. Kaya po tayo online dito sa new SIC application, pati kung paano mag-submit eh. Nandun po lahat sa guidelines. Mamaya-maya po ay tatalakayan natin isa-isa para sa kaliwanagan po ng lahat. Okay. Ang kahalagahan niyan dahil sa pagdating ng September 16, 2023, kung saan the final transitory time or tenure na ubos na. Kaya lahat yung mga SIC hindi ibig sabihin na walang halaga, kundi aayusin iyan at bibigyan ng importansya sa pamamagitan ng ating sekretariat. Kaya nga ngayon, maraming nagre-reklamo na sige lang tayo, SIC binabaliwala yung mga iba, lalo na yung Royal Citizen Identity Card natin. Ang hindi nila alam, dahil din dyan sa proseso. Ngayon, kung gusto nilang doon lang sila at hindi sila masakop dito sa ginagawa nating proseso para sa imperyo mismo ng Lupasog. Dahil dalawang country ang pumailalim, ang nagpayong dito sa Mapilindo. Hindi lang yan. Hindi isa-isa lang natin. Ang gusto ko, mauna muna ito. Ngayon, gagawaan natin sila ng struktura. Katulad ngayon, siyempre medyo maganda na ang aking nararamdaman. At alam naman natin na kailangan lang bigyan ng panahon ang ating mga kasama. Kasi dito makikita na nila. Ngayon, marami na ang nagtatanong. Bakit kailangan ang SIC? Ang SIC patunay. Patunay na nandiyadyaan ang imperyo ng Lupasog bilang protektor ng bawat isa na miyembro ng kaharian. Kung ikaw kaharian na miyembro, siyempre nakapailalim ka rin sa gobyerno na itinalaga ng Lupasog Empire. Ngayon, paano yung mga ID ng Republika ng Pilipinas? As is, where is, malalaman din ninyo kung ano ang magiging kaparaanan para sa pagdaloy ng grasya para sa lahat. Dato,
Kuga, pwede mo bang mailahad? Bakit ako nagsusumikap ng sovereign identity card? Ang unang-unang purpose o adhitain ng mahal na rin ako bakit pagkakaroon ng SIC ay sapagkat ang mga sumusubaybay o nais makisabi o makisangayon sa misyon ng mahal na reyna ay mapailalim sila sa pagpuproteksyon ng Lupasog Empire na ang namumulo ay ang ating royal couple, si Queen at si Mamay. Yan ang una. Pangalawa ay pagpuproteksyon sa kanila saan man sila dako at sa takdang panahon kapag dumali na ang biyaya ay gagamitin ang ating SIC para validation ng bawat isa para sa kanilang pagpuproseso ng matatamasang mga biyaya sa takdang panahon. Ito rin ay magiging patunay na sila ay membro ng ating mga proyekto katulad ng pagiging papo. Ibig sabihin, dito kasi itadaan ang halos lahat ng proyekto para sa kabuhayan ng ating mga mamamayan na nakapaloob dito sa ating suberenya. So, yan po yung pinakabuod. Maraming salamat, DP. At least nalilinawan sila na akala nila binaliwala ko yung mga unang mga ID. Patunay iyan. Kaya nga sabi ko, proseso iyan para malaman kung sino ang tapat, kung sino ang pwede na dumiretso doon sa tinatawag nating finish line, sa katapusan na dulo ng misyon na ito. Iyan ay patunay kung kayo ay naniniwala o hindi. Kaya nga sabi ko kanina, maraming nag-report sa akin tungkol doon sa ibang grupo na nagsasabi na wag akong i-like, i-comment, at wag na wag isama sa kanilang group chat. Lupasog Cyberwatch, alam ko kung anong tinutukoy ko. Marami kasi ang nakiangkas sa misyon na ito. Marami ang gumamit ng lahat ng events ko at sinasabi lamang na utusan ako. At sila yung mataas at sila yung dapat masunod. Ngayon ang tanong ko sa iyo, DP, fair ba yan para sa akin na nagtatrabaho araw-gabi? Fair ba yan kay Kuya Radya na kinakaladkad ko kahit saan dyan? Fair ba na magutuman kami? Na kung tutuusin, marami na tayo dapat na ayos. Subalit nagtiwala ako. At ang tiwala na yan, yan ang naging dahilan kung bakit mas marami pa ang umangkin ng trono at nagkaroon ng ideya na ginawang scam at kaming tinuturo. Ano ngayon ang magagawa ng Mafilindo Secretariat to stop this? What are the policies, the rules na yun ang sinasabi mo kanina na tatalakayin natin? Yung mga umapatikos o gumagamit sa mga pangalan, litrato, pati mga seal, nailabas na po yan, mahal na rin na po tayo ng circular number 1 noong September 16, 2020 timeline dito sa yung SIC application. Pati kung paano mag-submit nandun po lahat sa guidelines. Mamaya-maya po ay tatalakayan natin isa-isa para sa kaliwanagan po ng lahat. Okay. Ang kahalagahan niyan dahil sa pagdating ng September 16, 2023, kung saan the final transitory time or
tenure, naubos na. Kaya lahat yung mga SIC, hindi ibig sabihin na walang halaga, kundi aayusin iyan at bibigyan ng importansya sa pamamagitan ng ating sekretariat. Kaya nga ngayon, maraming nagre-reklamo na sige lang tayo, SIC, binabaliwala yung mga iba, lalo na yung Royal Citizen Identity Card natin. Ang hindi nila alam, dahil din dyan sa proseso. Ngayon, kung gusto nilang doon lang sila at hindi sila masakop dito sa ginagawa nating proseso para sa imperyo mismo ng Lupasog. Dahil dalawang country ang pumailalim, ang nagpayong dito sa Mapilindo. Hindi lang yan. Hindi isa-isa lang natin. Ang gusto ko, mauna muna ito. Ngayon, gagawaan natin sila ng struktura. Katulad ngayon, siyempre medyo maganda na ang aking nararamdaman at alam naman natin na kailangan lang bigyan ng panahon ang ating mga kasama. Kasi dito makikita na nila. Ngayon, marami na ang nagtatanong. Bakit kailangan ang SIC? Ang SIC patunay. Patunay na nandiyan ang imperyo ng Lupasog bilang protektor ng bawat isa na miyembro ng kaharian. Kung ikaw kaharian na miyembro, siyempre nakapailalim ka rin sa gobyerno na itinalaga ng Lupasog Empire. Ngayon, paano yung mga ID ng Republika ng Pilipinas? As is, where is, malalaman din ninyo kung ano ang magiging kaparaanan para sa pagdaloy ng grasya para sa lahat. Dato Puga, pwede mo bang mailahad? Bakit ako nagsusumikap ng sovereign identity card? Ang unang-unang purpose o alhitain ng mahal na rin na kung bakit magkakaroon ng SIC ay sapagkat ang mga sumusubaybay o nais makisabi o makisangayon sa misyon ng mahal na reyna ay mapailalim sila sa pagpuproteksyon ng Lupasog Empire na ang namumulo ay ang ating royal couple, si Queen at si Mamay. Yan ang una. Pangalawa ay pagpuproteksyon sa kanila saan man sila dako. At sa takdang panahon kapag dumali na ang biyaya, ay gagamitin ang ating SIC para validation ng bawat isa para sa kanilang pagpuproseso ng matatamasang mga biyaya sa takdang panahon. Ito rin ay magiging patunay na sila ay membro ng ating mga proyekto katulad ng pagiging papo. Ibig sabihin, dito kasi itadaan ang halos lahat ng proyekto para sa kabuhayan ng ating mga mamamayan na nakapaloob dito sa ating soberenya. So, yan po yung pinakabuod. Maraming salamat, DP. At least nalilinawan sila na akala nila binaliwala ko yung mga unang mga ID. Patunay iyan. Kaya nga sabi ko, proseso iyan para malaman kung sino ang tapat, kung sino ang pwede na dumiretso doon sa tinatawag nating finish line, sa katapusan na dulo ng misyon na ito. Iyan ay patunay kung kayo ay naniniwala
o hindi. Kaya nga sabi ko kanina, maraming nag-report sa akin tungkol doon sa ibang grupo na nagsasabi na wag akong i-like, i-comment, at wag na wag isama sa kanilang group chat. Lupasog Cyberwatch, alam ko kung anong tinutukoy ko. Marami kasi ang nakiangkas sa mission na ito. Marami ang gumamit ng lahat ng events ko at sinasabi lamang na utusan ako. At sila yung mataas at sila yung dapat masunod. Ngayon ang tanong ko sa iyo, DP, fair ba yan para sa akin na nagtatrabaho araw-gabi? Fair ba yan kay Kuya Radja na kinakaladkad ko kahit saan dyan? Fair ba na magutuman kami? Na kung tutuusin, marami na tayo dapat na ayos. Subalit nagtiwala ako. At ang tiwala na yan, yan ang naging dahilan kung bakit mas marami pa ang umangkin ng trono at nagkaroon ng ideya na ginawang scam at kaming tinuturo. Ano ngayon ang magagawa ng Mafilindo Secretariat to stop this? What are the policies, the rules na yun ang sinasabi mo kanina na tatalakayin natin? Yung mga pumapatikos o gumagamit sa mga pangalan, litrato, pati mga seal, nailabas na po yan, Mahal Reyna. Po tayo ng circular number 1 noong September 16, 2023. Nilabas na po natin yan. At alam po ng ating mga kasamahan na ipinagbabawal una yung paggamit ng mga sagradong selyo. Alam po nila yan. Subalit, nakaramihan, may mga gumagamit pa rin. Kaya nga po kayo nagalit na nasasalaula yung paggamit ng mahal. Pangalawa, nagbabanga tayo ng circular number 2 para yung mga namemeke, sabihin ko na, o nagpatuloy na naggawa ng duplicate na mga ID na hindi po dumadaan po sa inyo, ay sa pamamagitan ng bagong proseso, ay matitigil na. Kaya po natigil pansamantala dahil inaayos nga yung ating server, yung ating sistema, na sa pangkasalukuyan ay ilo-launch na starting tomorrow. So magpo-proseso na po tayo ng mga ID, kaya pilit mo na ipinapaintindi sa ating mga coordinators na sundin nila yung proseso na ating inilahad para naman makatulong sila sa akin at sa ating grupo. Ngayon, yung mga ibang bumabatikos na andun po sa circular number 1, nabawal po yan. Maaring sa ngayon, nakakagawa sila, pero sa takdang oras, kapag nagigpit ang batas ng soberenya at sa tulong ng ating mga royal guards na nandyan lang nag-aantay ng utos ng ating matanda, ay doon nila malalaman na ang kanilang mga ginagawa ay may oras din. For everyone's knowledge, nilabas na rin po natin yan, although tinitigilan ako ng ibang elders na ilabas. Yan. Pero sa kaalaman ng lahat, na ipaalam nyo na rin na sa pamamagitan ng Special Order Number 1 ng United Nations through the elders ng ating Plum Blossom International Association, sila po ay nakabantay dyan. Lahat ng sumala sa alaula dito sa misyon, lalong-lalo na sa heritage accounts, at lahat ng bankers
yan po ay may batas. Kaya karamihan nagtataka kung bakit matanda natin na nagpapakasakit na tagal na ng panahon ay walang pera. Sapagkat siya man din, kahit nakaupo, inuupo niya yung mga ginto, ay bawal sa kanya pumitas kahit isa. Ang sabi niya sa akin, anong ibig mong sabihin sa akin, ito, ako rin ang babagi sa pagkindi. Ko alam ng karamihan. So, ipinapaabot ko po sa lahat, yung may na wala pang pangintulot yan po ay pinagbabawal para sa kaalaman po ng lahat. Ngayon, maaring walang sumisita sa ngayon, pero lahat po yan ay may nakatingin. May mga satellite po nakabantay yan. Yun nga lang, sa ngayon, hindi pa nang huhuli sapagkat hindi pa tayo nakapresto ng maayos. Pero sa takdang panahon, kapag ka nailuklok po kayo ng maayos, lahat yan po ay babalikan. Lahat yan ay inventaryo, lahat yan ay i-audit. At ang mapaparusahan ay dapat parusahan. Yun po ang nilalaman ng Special Order No. 1 ng United Nations that was released 2016 together with the 36 rules of the royal family. Na ang mag-i-implementa niyan ay may nakatalaga diyan na mag-i-implementa. Hindi mo lang po pwedeng mabanggit sa ngayon. Yan po ang masasabi ko sa lahat ng sumasalaula sa pangalan ng mahal na ina, mahal na reyna, mahal na hari. Everything is being watched. Lahat po yan ay may taktang oras, may taktang panahon. So, hinihimok ko, hinahatayat ko ang lahat ng at mga kasamahan na sundin at sundan kung ano ang inuutos ng mahal na reyna at mahal na hari. Ako man din po ay utusan. Lagi ko pong sinasabi sa ating mga kasamahan, huwag ako ang tingnan ninyo kung hindi yung nasa likod ko. Wala po akong ginagawa na hindi alam ng mahal na reyna at mahal na hari. Kaya ang sinasabi nila sa akin, nakapirma na kami doon sa circular number 1 and number 2, we use that as the protocol. So, yung mga naghahanap po na ating mga kasama ng order galing po sa kanila, yan na po yun. Ngayon, kung may mga katanungan po kayo, nais yung magbigyan ng kaliwanagan, malawag naman po kayo na sumulat sa akin o mag-chat. Alam nyo naman po yung numero. Maraming salamat. Maraming salamat, DP, sa pagbigay ng liwanag doon sa ating circular at sa ating batas ng soberenya na iyan ay mismo nilagdaan ng presidente ng United Nations. Bagkus yan ang tinago ng Malacañang dahil ayaw na ayaw nila lumabas ang totoong may ngayon, at least maintindihan niyo ako. Bakit ako naging matapang? Dahil alam ko na meron akong sinasandalan. Alam nila na pumunta ako ng China mag-isa para lang tuntunin ang gumawa mismo ng United Nations, gumawa ng World Bank, na yan mismo ay lolo ni Apo Lacay. Ibig sabihin, lahat ito, hindi nila maintindihan ang trabahong totoo kasi nandoon lang sila sa maikling utak na ang nakikita nila ay kapirahan, panandalian. Si Queen naghihirap, alam ni DP yan, alam ng mga kasama natin. Bakit hindi sila nagiging matino? Hindi sila nagiging honest? Kung ang piso pinagbuklod-buklod, sa 1 million tayo, di ba may 1 million ako? Yung milyon na yan, malaking puntos yan. Dahil ako ang nagbabayad ng mga pasilidad. Alam niyo bang ibig sabihin ng pasilidad? Paano ako magkaroon ng opisina? Paano ako magkaroon ng ano? Hindi ko pinapakarga sa inyo yan. Subalit matagal na dapat na ilabas ang grasya
kung mismo ang Malacañang hindi humarang diyan sa binigay na utos ng United Nations. Ngayon, naintindihan niyo ako, bakit ako nagkakandala ite ng himutok? Dahil magpahangga ngayon, pag yan ay ipinataw sa takdang oras na yan mismo ang hinahawakan ng matanda. Hindi niyo na ako masisisi. Ngayon, kung sinong humaharang at kung sino nagsusuyod ng bawat group chat, ito lang ang masabi ko. Inuutos ng soberenya na huwag gamitin ang maharlika. Meron akong binigyan ng pabor. I am Maharlikan. Congratulations sa iyo ng matuwid. Ipakarin para maintindihan ng buong mundo sa pamamagitan ng iyong YouTube. Maraming Maharlika. Maraming talagang pangalan na sagrado. At iyan, Moria mismo. Aktan. Dahil yan ang paraan dapat na nagbuklod-buklod sa ngalan ng espiritual na ating inaasam-asam ng tunay na pagbabago. Ngayon, maraming sa ground, sa baba. Alam ko nila sukat akalain na may mafilindo pala na magbigay ng litihimong paraan. Dahil dito, iyan nakasaad sa batas. Lahat ng countries under Mafilindo, ang Mafilindo 1963, idinugtong ang Mafilindo 2023. Kasi lahat ng treaties, binabagi-bagi ang panahon. Mula pa noon sa panahon ng mga lolo. Kaya nga, kung makita ninyo, ang aking journey ay talagang tumpak, inuutusan ako lamang ng kalangitan. DP, you are one of the chosen few. You know it is hard for us. Masakit sa atin ang tinitira. Kus, tayo ang iniiwan ng dahil sa konspirasiya. My policy, ituwid ang dapat ituwid. Kinausap ko rin si Colonel Matito. Dapat mag-usap kayong dalawa. Dahil nagpirmahan tayo ng union para diyan. I-amyenda na ang union na yan together with General Grajeda sa lahat ng mga bishops, sa lahat ng mga relihiyoso na pumirma. Hindi na Maharlika ang gagamitin, kundi Federal Republic of Philippine Islands na kung saan nagkaroon mismo ng matibay na batas, ng matibay na legitimate or legitimacy, dahil yaan ay hinahawakan mismo ng matanda. Ngayon, DP, kung ikaw sa katayuan ng matanda natin na nireinstall, nireinstate natin, basta ka nala bang lalabas o meron ka pang dapat gawin bago ikaw lumantad? Kung ikaw ang sa katauhan niya. Ngayon ikaw, para maintindihan ng lahat, batas sa batas. Papasa ko po kung tutuusin yung tanong nyo. Ang nasa sapatos ng matanda. Sila ba ay basta lalabas na hindi pa nakaayos ang lahat ng kasama? Kahit ganito tayo kagulo, palagay ko hindi. Ang inihintay
ng maganda, tukuyin ko na si Apo Lakay sa mga kasamahan kong mga ilokan. Magalakan magkasama yan. Magkawasan po sa alaman ng karatian. Kami po ang nagpapantay at nag-aalaga. Sa tagal na. Ako'y bago sa grupo. Balik sa lingit ng kanilang mga kaalaman. Matagal na po ako nagtatrabaho para dito sa ngayon, ninyo, na kung ako'y lalabas na, kung halimbawa, ako siya, ay hindi pa. Kapagkat meron din siyang hinabilin sa akin na kinakailangan maganap po, pinagsisikapan, alam niyo yan, sabi niyo nga sa akin, do or die. Matira, matibay. So, sa tumarating na subok sa atin sa araw-araw, alam ko po kung ano ang aking gawain. Alam din ng ating mga kasamaan kung ano yung kanilang mga gawain. Kaya sa pagkakataong ito, dahil nabanggit nyo nga po si Colonel Matito, nais ko po sanang manawagan at makiusap na kanya. Dahil ginawa po natin ang emergency broadcast dahil sa mga balibalita na ang kanyang grupo o kanyang mga naatasang mga tao ay nagpapakalat ng, I would say, misinformation na ang SIC natin po ay hindi rin po 150, hindi 200. Kung hindi, malino po sa ating guidelines na ito ay 50. At yung 50 ay napupunta bilang tulong natin sa ating mga coordinators. So sila, alam ko ang adhikain nila na gusto nilang makatulong sa mga walang-wala, pero mali yung kanilang nagiging kaparaanan sa ngayon. Kung maaari, Colonel, ako ay nananawagan sa iyo at sa iyong mga kasamahan. Kasamang Rolly, dito sa Batangas, nakautap na kita, alam mo yan. Subalit, you continue to defy yung pinakikiusap sa inyo na ayusin ninyo ang inyong hatay. So, sa pagkakatayong ito, inuulit ko, pakiayos nyo ang pagsasabi sa lahat ng tao na ang SIC ay hindi rin po 150, hindi. Ngayon, kung may kaparaanan kayo para tulungan ng mga tao, ganun pa rin naman ang sinisingil o hinihingi ng ating manarina para sa pagpapatuloy ng misyon. Tulong po sa kanya yan. Kayo ay naatasan bilang kasamahan para tulungan ang manarina. Subalit, ang naging kinalalabasan ng inyong mga ginagawa ay nakakasira po sa hatay. Lalong-lalo na po ang dulo, si Queen at King Mamay pa rin ang nasisira sa inyong ginagawa. So ako nakikiusap muli na tumaan sa proseso na tama. Coordinate with me, coordinate with Mapilindo in everything that you do that is related to Queen. Hindi yung para kang isang loose cannon. Hindi po maganda ang nagiging kinalalabasan. Okay. Ako'y nakikiusap ulit na iayos po natin ang ating program. Salamat. Maraming salamat, DP. Nag-uusap kami ni Colonel Matito from time to time. Subalit ganun talaga. Ang mga tao, pinag-aaway-away tayo. Okay? Kasi yung hangarin na ituwid, itama ang pagkakamali. So ngayon, dahil ang kausap nila ay may sarili ding gagawin, so ang ginagawa, sinisira yung iba't ibang mga tropa. So maganda rin iyan na discuss natin, Colonel, maraming salamat. Dahil dito makikita ng lahat na maipagtanggol natin yung ating karangalan, yung ating dignidad dahil tayo ay nagagamit ng mga ibang tropa na akala natin ay nakasunod na sa atin, subalit pagtalikod, iba yung pinapakalat. Katulad din yan sa BBMI, na pag-alaman ko na matagal na pala sila na iniwanan, sila ang nang-iwan sa isang matanda natin. So napag-alaman ko yan. Ngayon, anong bagay o anong kaparaanan para magsitigil na lahat iyan? Yon na yung Rule 36 at ang
kailangan na batas na ipapataw ng soberenya. Na yan ang pagkasabi ni Dato Secretary natin na may takdang panahon. Ngayon, nanghahamon kasi sila DP eh. Kasi nga, hindi pa nila nakita. Mabait si Queen. Pero, nakita mo naman yung mga atraso na kung tutuusin, walang respeto. At kung tutuusin, wala naman silang track record na sila nga ay gumawa ng tama sa bansang Maharlika. Ngunit ang Maharlika, inari nila. Ang hindi nila alam, ang nilapastangan nila ay mismo ang mahal na ina ng Limoria. Kaya ako hindi pumapayag, kaya hinaharangan ko lahat ng gumagamit ng Maharlika. Pakilagay sa notice na ibibigay mismo sa opisina ng presidente, caretaker. Hanggang ngayon, caretaker sila. Pero binibigyan ko pa rin sila ng pagkakataon. Yan ang ibig sabihin. Ngayon, lahat ng mga general na nakipag-alyansa na sa bansang Philippine Islands, nakatakda, nakatakda. Ang pera nandiyadyaan, subalit ang inaantay, ang taga-perma. Hanggat hindi kayo nagkaisa, hanggat merong sumusundot, hanggat merong mga taong nagpapaliwanag ng taliwas. Kaya nga diyan nakikita ninyo kung bakit binigyan ko ng respeto ang pamumuno ng matanda. Kung bakit I strip off from the Prime Minister down to the barangay dahil makita ng isang ama na hindi ako katulad ng iba na isinalahula ang pamumuno ng iniwan ng matanda. Ginawa ko ang aking proseso, ang aking struktura, pero ngayon, ibinalik ko sa kanya dahil iyan ang nararapat. Kaya Dato Puga, iparating mo sa kanya. Although nag-uusap kami, pero mas maganda na iparating mo ang katotohanan na magkakaisa ang bansang Pilipinas, Islas, Philippine Islands. Magkakaisa ito dahil ang naitakda, nakatakda at mangyayari kahit anong harang, kahit sibat pa iyan. Dahil alam ko ang gawa ko ay nasa tama. Kaya nga, yan ang sinabi ko kay Colonel, pareho tayo ng hangarin, subalit kailangan lang mag-usap-usap. Maraming salamat sa iyo, DP, dahil alam kong nakikinig sila. Alalahanin mo, maraming tao sa ground. 14 years, meron kasi silang kinikilingan. Sira dito, sira doon, yan ang nangyari. Lahat sila, dahil ang hangad, magkaroon ng posisyon, magkaroon ng otoridad, kahit sa anong paraan, para sila ang kilalanin na sila ang hari, sila ang totoo, sila ang signatory ng mother account. Ibalik ko ngayon sa iyo uli. Anong gawin natin sa mga nagapanggap, mapagpanggap? Anong gawin natin sa ngayon? Ang gawin natin, you have to execute the notice and give everyone, all agency, to obey. Obedience to the sovereign law. Dahil iyan ilalabas ko mula pa sovereign royal decree 101 up to 115, inilabas mo na. At iyan ay talagang hindi basta-basta. Ang nag-uutos sa akin yan, bago ko nilalagdaan yan kasama ni Kuya Raja at kung anong gawa niyan, ang matanda mismo ang nag-uutos niyan. Kaya, lahat bawat letra ng aking gawa may bantayan. Kaya kung sino man ang umako, umangkin,
at naggamit ng aking testamento. Bahala ng kalangitan magparusas sa kanila. Ngayon, balik dato, puga. Lalo ngayon, magagalit sila sa iyo. Dahil ikaw pala ang salarin na sinasabi nila. Dahil ikaw ang nautusan ng mahal na reyna para bigyan ng leksyon ang mga hindi sumasang-ayon at doon pa rin sila kasama sa pagharang ng grasya. Grasya na para sa lahat, hinaharang pa nila dahil sila ang signatory. Anong gagawin mo bilang isang sekretaryat ng Mapfilindo? Mabigat yan, mahal na rin. Alam ko, mahirap si Pagkabahan. Gagampanan ko kung ano yung inuutos nyo sa abot ng aking makakaya. Sabi ko nga, huwag nilang tingnan ako. Tingnan nila yung nasa likod ko. Yan lang po, mahal na rin. Na, at alam ko na sa pagkakataong ito, nantag nyo na ulit ako, ay bahala na. Kaya nga. Bahala na. Okay, ito ang gawin natin. Ito ang gawin natin. Balikan mo ang matatanda natin. At kakausapin ko rin mamaya sila. Ito ang isang hiniling ko. Kung nakita ninyo kahapon ang Ring of Fire, ang pagsanib ng buwan at ang araw, ang dilim at liwanag, ang naging resulta ay ang elemento ng matinding init sa kalawakan. Iyan ay simbolo na kailangan ko ng gumayak para i-implementa ang kamay na bakal. Alam ni Apo Lakay na mana ko ang katiting, pero yan magagamit ko rin para sa pagdating niya at kung papano bumalik ang hari sa kanyang trono. Iyan. Iyan ang hindi nila namalayan. Maraming Apo Lakay, maraming lolo, pero sila ba ay nakasama doon sa 72 kings ng araw at 80 kings ng gabi? Yun ang katanungan. Sila ba ay lolo na binasbasan ng kalangitan? Dahil mahirap po maging isang pretenders. Marami po. Kaya pati mangkukulam, pati yung mga may mga virtud na para sirain tayo, mag-ingat na po. Pakiulit sa lahat ang panawagan na ito, militar man o armadong grupo, niyayakap ng soberenya ng Diyos Ama. Dato Puga. Nawala ang signal mo. Ikaw ay nawalan na ng boses dahil sa kabigatan ng pananalita ng mahal na ina. Alalahanin mo rin sa lahat ng broadcast ko, ito ang mga katagang mas mabigat dahil ang pag-utos, ang utos ay hindi basta-basta. Naringgan mo ang pagsanib puwersa ng kalangitan, ng kailaliman, at ng buong mundo. Alam ng lahat ng liderato ng buong mundo ngayon kung nasaan, sino, at paano. Yan ang hindi nila alam kay Queen. Wala silang kamalay-malay na meron akong proseso, meron akong strategiya, may pera o wala, ang aking panata, pareho sa'yo. At inutos ko sa'yo, do or die. Alam niya yan. Okay. So, sa ngayon, kaalaman ninyo at kaalaman ng mga nakikinig. Alam niyo naman na ako ay nag-aantabay sa
isa, dalawa, at tatlong pangyayari na hindi ko pwede may banggit dito. At siya nawa, bukas makalawa, ay maganap na para sa kabutihan po ng lahat. At tayo ay magbantay sa ating mga kapaligiran kapagkat yung nangyayari ngayon nakaduluhan dito sa Mindanao. Sa aking pananaw, ang punteriya talaga niyan ay dito. Alam po natin yan. Alam natin. All world war ay dahil kayamang iyan. Alam po natin yan. At iyon ang dahilan. Totoo yan, DP, naaagaw kita. Ang World War I, dumaan din sa kanila, sa Germany. Naghinto, natapos sa Pilipinas. Ang World War II, from Japan to the entire Southeast Asia, nag-end sa Pilipinas, sa Sulu, sa Palawan, sa Saba, ngayon. Kaya nga inuutos ko, Attorney Bersamin, Executive Secretary, makinig po kayo, huwag ituloy ang eleksyon ng barangay para may pera pang emergency. Prioritize your move. Dahil hindi natin alam, may problema sa West Philippine Sea. Mahirap lumaban nang wala tayong kapirahan. Eh, hindi naman kayo nakikinig. Kaya nga dyan ko sinasabi palagi sa inyo. Philippine Navy, salamat sa impormasyon. Philippine Army, prepare. Lahat ng armadong grupo na iniipon ko mula apari hanggang ulo, ito ang tunay na laban. Depensahan ang soberenya. Hindi yung kung ano-ano. Hindi yung kailangan maupo. Tapos na ang pag-upo. Tapos na rin ang pagtayo. Lahat ng posisyon tapos na. What remains is standing position and sitting position. Eh, gustong matulog, layang position, diretso nyo na. Matulog na lang kayo. Yan ang ibig sabihin. Ngayon dito, masakit ang pananalita ni Queen. Dahil kayo ang humarang, ngayon, nailantad tayo, nalagay tayo sa alanganin. Nakikiusap ako, Apo Lakay. Nakikiusap ako. Ramdamin ninyo ang hirap. Pag nangyari ito muli, dahil sa kapabayaan ng Malacanang. Malacanang is answerable, liable to the people of the entire sovereign territory. Hindi nila pag-aari ang West Philippine Sea. It belongs to the Lupasog Empire. Ang karagatan, ang katubigan, ang kabukiran, kapatagan, lahat iyan ay pag-aari ng soberenya ng Lupasog. Kaya nga, kahit saan kayo magpunta sa mundo, mismo ang United Nations, ang ICJ, ICC, saan humuhugot ng otoridad? Sa Lupasog. Ang Lupasog at ang China Imperial ay iisa ang ginagalawan. Kaya huwag niyong paghiwalayin at huwag niyong sabihin na inaatake tayo dahil may kasalanan din kayo. Ang Spratly, huwag kayong basta-basta dyan dahil ang ilalim niyan napaka-importante sa atin lahat. Ngayon, yung mga media, mag-isip kayo bago kayo magbigay ng publicity dahil ito yung panahon na dapat pinuhin na ninyo kung anong dapat ilabas sa buong mundo. E kung doon lang kayo sa maliliit na mga paraan, hindi talaga mangyayari. Dato Puga, salamat. Meron ka pang gustong sabihin at sinabi mo kanina, one by one, tatalakayin mo. This is your time. Go ahead. Gusto ko lang pong dugtungan yung inyong panawagan regarding sa West at sa mga kaganapan. I'm using this opportunity na manawagan sa lahat ng ating mga kasamahan at gustong sumuporta at nais sumuporta. Alam nila yung aking ginagawa.
I'm trying to work around on the funds. Alam nila yan. Unfortunately, hindi pa natin nakakamtan yung dapat natin makamtan para yung daloy pagbubukas ng balbula ng biyaya ay mapuntan. So, in the next few days, ilalabas ko sa ating website dahil nagbibili-dali ako dahil ayaw ko na mabasi kayo. Pero napag-isip-isip ko at napagtanto ko ulit ngayong gabi dahil sa necessity na kailangan po ninyo ng tulong, ako na po mismo ang hihingi ng tulong sa ating mga kasama at sa mga nais tumulong habang may panahon pa. Alam naman natin ang mangyayari na kapag hindi nabuksan ang balbula, sabihin ko na yung main mother account, ng heritage account, magkakaroon ng reset process yan. At yan ang sinisikap po ninyo na hindi mangyari at hindi maganap. Subalit, kung hindi sapat ang tutulong, ay doon po talaga mapupunta. Ngayon, kung nais ng ating mga kasama na tumulong at sa lahat na nakikinig sa panawagan ko na ito, maglalabas po ako ng kaparaanan para kayo ay makatulong sa mahal na Reyna at para sa mga iniintay na pagdali ng biyaya. Kinakailangan mabuksan muna. Kinakailangan muna magkaisa. So, aantayin ko ang iyong mga suporta para sa mahal na Reyna at para mabuksan ang buong yaman na isasalin po sa mahal na Reyna. Although matagal na nakasalin yan, bago pa man din siya pinanganak, nakasalin na po yan. Yun nga lang, ay maraming naghahanap ng kung ano-ano dokumento, kaya hindi po matuloy-tuloy ang proseso. So, muli, tabayanan po ninyo yung aking panawagan sa ating website. Ang nais tumulong para sa mahal na Reyna at maganap ang dapat maganap para sa daloy ng biyaya ay maganap na. So, yun po ang aking panawagan. At bilang karagdagan, dito mabalik po ako dito sa paggawa ng USIC. Sundin lamang po ang aking guidelines na inilabas para tulong niyo yun sa akin at sa ating pagmamadali para ma-release yung mga ID na nabindin. Kaya po ako humingi ng email na ang may kasama ay yung spreadsheet na para hindi na po ako ang mag-i-input sa isa. So, tutulungan ninyo ako, yung mga coordinators, kayo na ang gagawa ng spreadsheet o yung mga detalye ng ating mga kasama na nais ang magkaroon ng bagong SIC. Nandun po ang format, nandun po ang procedure, yung ating pag-upgrade ng IT ay hindi na po pwede yung malabon na litrato. Hindi po kasi talaga tinatanggap yan sa international standard. Yun po yung ating isang in-upgrade. Kaya yung ating proseso na bago ng konti at nandun sa ating online portal para yung ating mga coordinators ay doon na ipatala diretso yung picture at yung signature ng bawat aplikante. Nakatag doon kung anong pangalan at coordinator, anong lugar. Para pagdating ng Excel sheet o yung buong detalye ng aplikante ay may mamatch, hindi po magkakapalit-palit. So, yun po ang nabago sa ating ang proseso kung paano mag-submit. Doon sa bagong form, bibigyan ko lang din ng emphasis din na kung luma yung na-fill upan na, kung pwede pa naman, kasi sayang naman yung mga nasero na. Isiguraduhin lang na ang yung laman o yung informasyon na naandun doon sa lumang sasubmit ay naandun din ang laman na hinihingi dito sa bagong form. So, bibigyan ko ng pinaka-emphasisment yung birthday. Kasi doon po karamihan nagkakamali yung lumang form. Nilalagay natin doon yung format ng birthday. Halimbawa, 10, 9, 16,
23, hindi po natin alam kung alin yung buwan doon, kung yung 10 o yung 9. So dito sa bagong form, naka-specify po doon at sana sundan po ninyo na yung kabuwanan ng pagkapanganakan ay nakalagay yung pangalan ng buwan mismo, hindi numero. At doon sa address, ang kinakailangan kumpleto, lalong-lalo na po yung barangay. Kasi sa ngayon, tayo ay magiging barangay-based na programa. So dapat alam po natin kung anong barangay, kung saan po kayo nakatira. Marami pa to yung issue na tinatalakay katulad ng grouping. Kaya ako po hiningi yung listahan ng mga coordinators ng region at saka mga probinsya para po ako ay may katuwang sa pag-aayos ng maraming tumatawag sa akin, maraming magsasubmit ng SIC application. Kaya ako po hiningi yan. At yan po yung aking ginawa din, akong inyong maalala. Sinisikap po na magkaroon ng grouping, let's say sa Mindanao, hindi po ibig sabihin tayo ay magsapawan. Tayo ay magtulungan, halimbawa sa Mindanao, lahat ng mga liderato ay magsama-sama para magtulungan. Ganon din dito sa Visayas. Yun yung medyo problema ko ngayon sa Visayas kapagkat yung ating nahay talaga na sultan at sultana noon ay hindi po sila nandun. Alam din po namin ng karamihan na marami rin naging problema sa kanila. Nakakalungkot man isipin din sa isang banda. Pero kinakailangan pong harapin dahil yan ay nakaatang sa aking mga balita at kanan at kaliwa. Lumalabas ako po yung patungan ng timbangan pero hindi ako yung timbangan. Ang timbangan pa rin ay sila. Sila na nakakataas at sila na makapangyarihan. So, yun lang aking pakiusap na sabi ko nga, pagtulong-tulungan nang sa ganun ay mapadali at mapagaan yung ating mga lupain. Yun yung aking pakiusap ko sa lahat ng ating mga lupain. So, maliban doon, wala na akong may dating pa. Yung issue ng RAF, nice kong banggit din na naka-hold yung new application sa RAF. Yan ay utos ng mahal na hati sa akin. Walang dokumento, kumbaga. Pero yan ay napag-usapan na, napanggit na rin lang din, babanggitin ko na. So, yung lahat ng applications ng RAP ay naka-on-call habang inaayos po natin, kasama ng mga papo na bago, it's also put on hold para mabigyan ng daan yung pag-aayos natin ng lahat ng liderato at listahan. So, habang inaayos yan, naka-on-hold muna yung mga bagong applications. So, SIC, yung applications lang po muna yung ating proseso. Pero hindi ibig sabihin ay mawawala. Ngayon, kung mauuna yung transition to take away at paggalang at pag-respeto sa ating ama, ang Apulakay, ay siya na po ang magbibisisin yan later on kung paano po pagsasama-samahin, sino yung ita talaga. Na lista kung sino yung mga pangkasalukuyan o yung mga nakaraan o yung nakalista bawat lugar, yan po ay inaayon. Pero hindi po ibig sabihin ako ang magtatalaga. Sila rin po ang magtatalaga. Sila po ang magbibigay ng otoridad sa bawat isa na nakatalaga sa lugar. Hindi po ako. Ako lang yung nagiging mukha dahil ako yung sekretaryo na maraming salamat. Maraming salamat, DP. Alam ko na minsan mahirap pang magsalita, pero ang hapde, nandiyan lamang sa mga puso mo. Pero ito lang ang masabi ko sa iyo. Kumbaga, pinalagay ko sa iyo ang bigat, no? I offloaded things from my shoulder para at least makagalaw din ako. Pakikiusapan kita. Puntahan mo yung aking mga kasama sa financial team at ang pag-uusap na tama ang kailangan. Dahil hindi ko
ngayon magamit ang mga telepono ko. Kung nahack ang Congress, eh talagang ako, matagal na nila akong talagang sinasabotahe lahat ng aking telepono. Every time na tumawag ako sa WhatsApp, every time na tumawag ako sa telepono, automatic. Talagang hindi na maintindihan. Lahat na lang ng paraan gawin nila. Kaya sa ngayon, naisabi ko at kung nakikinig man sila, lahat ng mga kasama ko, lahat ng mga sultan, lahat ng mga sultana, lahat ng prinsesa, sinabi ko sa inyo, magkaisa. Wala akong iniiwan. Ako, ginawa ko lang strip off yung politika dahil respeto sa ama, sa matanda na nagbigay ng Republika ng Philippine Islands. Kaya diyan, marireinstall, marireinstate kung sinong karapat dapat, basta rekomendado, dokumentado ng matanda, through DP at sa lahat ng mga konseho. Yan ngayon ang ano natin. Now, maraming nagtatanong DP, paano yung mga OFW na mayroong mga appointment? Sinabi ko nga sa inyo, marami akong ginawa na alam ko. Maraming mas gumawa na hindi ko alam, pero may appointment sila. Kaya nire-recall lahat iyan. Ibig sabihin, revalidation. Basta, through the Mafilindo, maaayos natin lahat para walang saklawan ng posisyon. Sinabi ko ulit, lahat ng mga tropa, go ahead, DP, go ahead. Pwede po ako mag-detect. Gusto ko lang ipabatid sa ating mga kasamaan. Marami po kasing coordinators na nag-handle ng ibang lugar. So, pero hindi po ibig sabihin kung kayo ay naging daanan ng pagka-coordinator ng mga tao na natulungan para magkaroon ng SIC, ay hindi po ibig sabihin tao niya sila. Ilalagay po natin kung saan sila nararapat base doon sa geographical location ng kanilang address. Kung halimbawa, may naproseso dito sa Region 1, pero ang tinulungan niya halimbawa ay nasa region 2. Pagdating ng tamang proseso, sila ay ilalagay sa region 2. Hindi na po magiging agad na region 1. Ganun din po sa ibang lugar. Halimbawa, may proseso yung mga ating mga OFW, may mga mag-anak sa Visayas, halimbawa. Hindi po ibig sabihin ay sila ay mapapa-agad ng OFW. Sila ay malalagay sa pamumulo ng Visayas. So, yun po yung aking ibig kong sabihin na kung saan sila naka-address geographically, yun din po ang susundin natin later on kung saan sila dapat hatay. Sana malinaw po yun. DP, inalaw ko noon dahil kailangan nila ng ID. So, through Dato Mario, inalaw ko na nakalagay ang code ng OFW. Pero lahat iyan iaayos ko dahil nga naidagdag ang Federal Republic of Philippine Islands. Dahil iyan na yon ang kahalagahan na makita na ng lahat kung bakit tayo Lupasog Empire. Until finally na magbigay na ng respeto at magkaroon na ng agrimento ang buong Southeast Asia, yan na yung sinasabi na iisa na tayo lahat. Hindi tayo pareho ng New World, One World Order ng kabal. Tayo ito. Tayo ang source of origin. Ang kabal naging claimants ng ating kaharian, ng ating kayamanan. Kaya nga binibigyan ko ng pagkakataon ang lahat na huwag silang magmamalaki dahil lahat ng kayamanan may pinagmulan. Merong nag-aalaga. So nagkataon, nabanggit mo kanina na bago ako pinanganak, isinalin na iyan sa akin. Kaya yung mga nagpapanggap dyan sa Butuan, sa Mindanao, lalo na yung Queen Isguera, tama na, hindi ikaw ang signatory ng mother account. Please stop. Lahat yung mga nagsasabing signatory, Jose Rizal, Marcos,
kirang, tama na. Pagod na ang mundo ng kasinungalingan. Ngayon, ipapataw ang kamay na bakal kung hindi kayo sumunod sa batas kasi kayo ang nagbigay ng parusa sa sambayanan kung bakit na-delay ang grasya. Okay? Ngayon, lahat na naging kasama ko na nagiging pasaway dahil gusto maging sila ang kilalanin, dumirekta na kayo sa opisina ng sekretaryat, makipag-usap kayo. Huling barahan na ito. Pag ayaw, dyan ko kayo bibigyan ng tamang batas. Hindi niyo akalain, standing order. Dahil kami, ang Lupasug, ang Federal Republic of Lupasug, ang Sultanate of Suluan, North Borneo, Sultanate of Maguindanao, Raja Buayan, lahat iyan, Lanao, Sultanate, lahat itong nasa Suluan, North Borneo, Sabah, Sarawak, Royal Hashemite, bago pa man naging independensya ang 54 countries, buo na kami. Kami nagparaya, pero hindi sa ngayon. Binuhay ako ng Diyos, ng Allah, para ipagtanggol ang kaharian. Kaya nga, dito ninyo makita kung bakit ako naging masigasig. Yung 350, pinagbubulin nyo pa? Ang utang ni Queen, kaya nga maraming nagtatanong, DP, eh may pera ako, bakit hindi ako nagwi-withdraw? Eh si Apo Lakay nga, sumunod sa pulisiya. Ako pa kaya? Pero intayin nila, malapit na. Ngayon, lahat ng central bank na may utang, lahat ng nagdagawa ng kabalbalan, ang inutos ko sa'yo, bahala ka na. Yan ang ibig sabihin, may batas ang bawat isa. Kaya, isa-isahin. Kaya ako'y nagpapasalamat, nakikinig yan lahat. No, lahat ng Sigma Force, makiisa. Lahat ng Guardian, makiisa. Lahat ng tropa, kung kayo ay merong paraan, makiisa. Nananawagan ako muli sa huling pagkakataon, sa huling baraha. Total joker naman si DP, ha? Oh, kailangan natin igampanan. Dahil walang pera ilalabas kapag kayo ay nagiging ganit pa rin sa kapangyarihan at kayamanan. Ngayon, ibiblame niyo ako? Bakit hindi lumalabas? At i-challenge niyo pa ako? Eh kung ako nga meron, eh bakit ayan? Tanungin niyo yung nagaharang diyan sa loob ng Central Bank. Tanungin niyo sila, bakit na-delay? Matagal na yung order. Matagal na yung order. DP, follow it up. Ikaw ang inatasan as secretariat. Follow up the order. Nagiging out of order na yata yan. Nakulat na po ako. Alam na po niya yan. Okay. Okay, maraming salamat. Ngayon, sa hanay ni Bayfeli. Bayfeli Aligado, salamat. Yung mga kanyang mga detractors, si Bayfeli nagsusumikap. DP, for your information. Marami kasi ang talagang umaatake din sa kanya. Si Bayfeli, ito, positive, negative. Si Bayfeli, para malaman ng buong Davao, yung special order, inalaw ko yan sa kanya na magiging ID dahil nga sa pagrikisa ng mga kapulisan. Awa ng Diyos. Yung mga pulis, nang makita nila na may ID ng Special 01 ng Mapilindo,
sumasaludo pa sila. Ngayon, sa tulong ng para magkaroon ng ID, magkano bang lamination? Magkano ba ang Xerox? Magkano ba yung effort? Mabigat ba yung 100 na hiniling ni Feli? DP, ang ginagawa ni Feli by gumagawa siya ng mga flyers. Flyers, out of that contribution, gumagawa siya ng flyers. Yung flyers, pinapaprint niya yan, pinapareason niya, rim by rim. Yan ang spreading niya sa buong Davao. Dahil ang Davao, maraming mga inuutusan dyan na mamamatay tao. Pag nakusundahan ka, tanim bala, tanim shabu. Yan ang protection ni Queen. Dahil wala pa silang SIC, wala pa silang ID. Ang ginawa ni Bay Feli, ginawa niya ang ID, ang special order, dahil sa pakiusap ng maraming motorsiklo na natatakot sila na basta na lang sila tataniman ng bala o kaya shabu. So ginawa ko, inalaw ko yan. At awa ng Diyos, awa ng Allah, marami akong nasalba dahil sa sovereign ID na ginawa nila. Ngayon, ibang tropa, anong nagawa ninyo? Yan ang mga binibigay ko sa kanila. Ngayon, sabihan pa nila na peke ako. E bakit sa Borneo mismo, yung Royal Citizen Identity Card, pinanalo ko mismo sa korte yan nung kinidnap nila si Radja Mamay. Grabe! Hindi lang nila alam ang hirap, ang pasakit ni Queen para ipanalo ang sovereign niya. Noong araw, coupon band, naging sedula. Yan ang hindi nila nakita. Nawawala ang signal. Dahil pati ang aking cellphone nararamdaman ang pupumiglas ng aking puso, ang paninibugho, dahil wala ngang pera at ang ating mantra, do or die, sa proteksyon ng sambayanan, kaya rim by rim. Itong mga negosyante, sina-charge nila tag 1,500, kukunban na nga lang yan. Dahil sa protection. So yan, dahil sa protection na yan, naiwasan ang pagbubulagta ng mga kamatayang ginagawad ng mga militar na walang pakundangan akusahan ang Muslim sa Maguindanao. Masaya dapat kayo, pero ang kalaban ayaw magtanto, ayaw mag-stop. Sa halagang 350 sa talagang 100. Oh, tingnan nyo ha. Tama ka, DP. Kung itinulong sa akin, ang bawat piso aabot sa milyon. Kasi milyon-milyon na ang ating kasama. Anong ginawa ng BMI? BBMI? Sa halagang 100, pero nag-promise sila ng bahay, libre, school, libre, tuition, libre lahat. Tayo ba may nag-promise ng ganyan? Ang pinramis ko sa kanila, protection. Ang pinramis ko sa kanila, nakilalanin kayo bilang kasama ko. Sa akin, masaya na ako. Murahin nyo na ng murahin. Total, kahit murahin nyo ako, walang mawala sa akin. Pero ang karma, babalik sa inyo. Yun ang ibig sabihin yan, DP. O ngayon, buti na lang nakaiwas ako sa Intel. Dahil ang Intel, ako ang naparatangan. O di mabuti, dahil sa pag-uusap namin ng Intel, nalaman nila ang totoo. At alam na nila kung sinong sasakutihin nila. Congratulations! Yan ang gusto ko. Kasi wala akong inuurungan, DP, pagdating sa katotohanan. Kaya dito, sa Malaysia, anong sabi?
Sultana de Hulo. Ayan ang aking talagang naramdaman ko nung ako'y naghanap ng hari na kinidnap lahat ng kapulisan ng checkpoint hating gabi si Queen. Pero kinilala ako. Yun ba ang sinasabi na peke? Yun ba ang sinasabi na walang katuturan? Nang dahil sa Royal Citizen Identity Card, nakilala ang Sultanato ng Suluan, North Borneo, nakilala ang totoong apo ng Malaysia, ng Pilipinas, ng Borneo, hindi ang kapatid. Nang dahil sa kalabuso nila sa Kurtan, nalaman na pinapapirma si Radya Mamay ng 33 trilyon. Anong sinabi ni Kuya Radya? Ba't ako pipirma ang otoridad na sa Sultana de Hulo? Kaya ako naman ang hinabol ng kidnapper. Pero dahil sa paniniwala ko at sa abilidad, kahit ako'y nakapatong-patong ng mga pulis, anong sinabi ko sa kanila? Wala kayong magawa. I am still the queen. With that bravery and courageousness na sinasabi ko to fight for your freedom para mailabas na rin ang grasya para sa lahat. Yan lang naman sana. Kunting respeto naman, no. Masakit yan sa aking bantay. Eh ang bantay ko, pag nagtiris sa inyo, bahala kayo. Ngayon, tatawanan niyo ako, bahala rin kayo. Nasa inyo na rin yan. Kaya ngayon, sana malinaw na sa lahat itong ating broadcast sa araw na ito. DP, hinahangaan kita in coming out into the open. Because you need to prepare for the coming of the entire world leaders to sign for the new agreement of Mapfilindo 2023. I salute you, sir. And I salute you, Dato, for being brave like me with the mantra, do or die, to save our people from the bondage of poverty, from the bondage of the claws of the politicians and the military who oppressed and suppressed the poor people, majority of the land. Maraming salamat! May idadagdag pa po ba? Apo Lakay! Assalamualaikum! Lolo! Maraming salamat. Nasa likod mo, nasa harap mo, ang basbas ng kalangitan. Basta ang sabi ko sa iyo, lahat ng nagkasala, ipunin, bigyan ng huling baraha, susunod o hindi, yun na ang batas ng soberenya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Natunghayan natin si Dato Puga at alam ko na medyo may kabigatan ng bawat pananalita. Isang paalaala, kami po ay inuutusan din. Si Queen Helen at si King Mamay ay inuutusan din. Itong utos, binibigay ko kay Dato Puga, 10 ng mga kasamahan. Lahat na naging sa akin, kung ayaw nyo sa akin, just tell me. You are free to go. Kasi ang sa akin ganito, bakit pa ako manikluhod sa inyo? E kung ayaw nyo, di wag nyo. Dahil kami, tuloy pa rin kami. At iyan, pinatunayan sa gabing ito sa tinatalakay natin na ang SIC ay protection nyo. At iyan ay hindi sa akin pabor sa inyo. Kasi sinabi ko noon pa, DP, kahit dalawa lang kami ni Radya, dahil kami lang naman ang pwedeng magtulungan. So sinabi ko sa kanya, ba't pa ako didipa sa kanila? Inilapas tangan na ako ng harap-harapan ng mga iyan. Tama na, sobra na. Bye-bye. Bye-bye. You make me laugh, and I would like to make this joyful separation for today
Tomorrow, wala muna akong broadcast kasi maraming mangyayari. At abangan natin yung interview ni Princess Maya Shaman. Lahat po yan, ipapakita sa inyo ang kaganapan ng divine intervention at lahat ito unti-unti magkaroon na ng linaw. Sa aking financial team, maraming salamat po. Sa aking special emissary, maraming salamat. Ang ating mahal na inang Reynang Helen Abderajak ay ginagawa ang lahat para maisaayos ang bagong sistema. Katuwang ang ating masipag na mapilindo 2023 Secretariat na si Dato Odilon Puga. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Please like the video to support at inyong i-share sa inyong social media community. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel. At atin pong suportahan ang official YouTube channel at Facebook page ng ating mahal na prinsesa na si Beloved Princess Putria Mariam Aljam. God bless.